Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Support today's videos. Tuturuan ko kayo ng panibagong tutorial na naman. Kaya't wag na wag po kayo munang mag-i-skip. Tapusin nyo itong videos na to para malaman nyo kung paano natin i-recover. Paano tayo magsumite sa ating mga Facebook na na-disabled. So simulan po nun natin ang aking intro. Pasok! Guys, na-miss ko kayo. So, medyo ilang mag-iisang buwan din tayong hindi nakagawa ng ating content. So, ito nga, i-share ko sa inyo dahil sarili ko pong experience. Ang aking Facebook account ay na-disable, guys. Nakakalungkot, pero kailangan nating magpatuloy. Kasi nandun din po ang aking buhay. Doon po ako nagpo-post ng aking mga reels, ng aking mga pinagkakakita, nag-online selling ako. Meron na po akong 7.4 followers. So, syempre, ang hirap po mag-gain nun, diba? Nakakalungkot lang. Tapos, yung mga suki ko sa aking online selling, assorted item, nandoon po, nandoon ang lahat ng konta ko, pati yung mga GC ng aking anak sa kanilang mga eskwelahan. So, syempre, mahirap yung ganun. Nagbabaka sakali pa rin ako na ma-retrieve ko na maibalik sa akin kahit na-disable siya. So, kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo po kalilimutan na mag-subscribe. I-hit mo na din ang notification bell para updated po kayo sa mga gagawin pa nating mga videos. So, ang ating Facebook account ay na-disable, kailangan nating magsumite. Kailangan natin, ano nga ba ang dapat gawin? Ano nga ba ang mga pwedeng paraan para mabalik pa sa atin to? Wala namang masama kung gagawin natin, susubukan natin to. Ay, so guys, to make sure lang, panoorin nyo po itong aking video. Huwag nyo pong i-skip para alam nyo po ang pagkakasunod-sunod ng step by step para malaman nyo kung paano ang tutorial para ma-retrieve pa natin ang ating mga Facebook account na disabled. So, punta na po tayo sa ating cellphone. So, ayun guys, andito na tayo sa ating cellphone. Punta na tayo sa ating Google. Kung meron kayong dyang Google or Google Chrome, i-type nyo lang dyan sa search engine nyo ang unang-una. May dalawang paraan guys para magsumite tayo ng ating na disabled account na Facebook. So, ang unang-unang paraan, i-type po natin dyan sa search engine natin ang My Personal Account was disabled. So, ayan. My personal account was disabled. Yan. Facebook. Ito. Click natin yan. So, ayan. Ang unang-una. Ito guys. Kung nakikita nyo yung unang-una na naka-highlight, click lang natin yung link na yan, madidirekta na tayo dito. So, nakalagay dito sa help center, my personal Facebook account is disabled. Yan, Facebook on mobile browser is the process of being updated. See more. We disable Facebook accounts that might not follow the Facebook terms. Some example of, yun nga, nagpa-posting content that doesn't follow the Facebook term using a fake name. Kung meron daw po kayo mga fake name, kung yung mga 'di ba mahilig magpabaliktad ng mga pangalan diyan, yung impersonating someone, kunwari idol mo si Batman, ang pangalan mo si Manbat, mga ganun, yung continuing behavior that not allowed. So ako guys, parang ang feeling ko sa akin kung bakit ako na disable ni Facebook is na mali ang aking taon ng aking birthday doon. So siguro nasilip na yun ni Facebook. So kailangan natin gawin ang mga paraan na to para sumite tayo ng ating magre-request tayo kay Facebook para tanggalin niya na ang pagka-disable ng ating account. Kasi guys, kailangan natin itong magawa within 30 days. So ayan guys, so if your Facebook, nakalagay dito, how to know if your account has been disabled. If your Facebook account has been disabled, you see a message saying your account is disabled when you're trying to log in. If you don't see a disabled message when you try to log in, you may not be having a different login problem. Learn how. So, ayun. Kailangan nga natin, guys,
masumitin na natin bago mag 30 days. So, ayun guys. Punta lang tayo dito sa use this. Kung nakikita nyo dito, what to do if you think your account was disabled by mistake, click lang natin itong use this form for a request. So, mare-redirect na tayo dito. My personal account was disabled. My personal account was disabled. If you think your account was disabled by mistake, please enter the following information and we will consider your profile for review. You can submit more information here for up to 30 days after your account was disabled. After your account will be permanently disabled and you will no longer be available to request a review. Kayo, ayun nga guys, nasabi ko kanina, kailangan nyo na magsumite ng inyong request kay Facebook na ma-retrieve o maka-login uli kayo ng inyong Facebook account na nag-disable. Kasi kapag lumagpas na ng 30 days, naging kunwari isang linggo, natapos na yung 30 days, tapos isang linggo na hindi na kayo nakapag-ano, kahit one day lang na na-late guys, wala na, mawawala na yung Facebook natin. So yung akin kasi matagal na yun, since 2009 pa yung na-create. So nanghihinayang talaga ako. Hindi ako nanghihinayang sa mga ano nun, sa followers na kahit malaki. Although, oo, nakakahinayang nga, pero mas nanghihinayang ako guys kasi nandun lahat yung income ko guys eh. Nandun yung buhay ko eh. Nandun yung online selling ko ng mga sukay ko. So, nandun. So, ayun na. Proceed na nga tayo guys bago tayo mapunta pa tayo sa iba't ibang ano. Kung nakikita nyo dito, login email address. Ilalagin nyo lang dyan yung email address na nakakonect or nakalink doon mismo sa Facebook account nyo na na-disable. Enter nyo lang dyan yung email address nyo and o yung mobile number na naka-link din doon sa inyong Facebook account. And yung next, yung full name nyo na nakapangalan doon sa Facebook account na na-disable. So, ayan. I-click, enter nyo lang yan sa mga box na yan. And then, choose your IDs dito sa choose file. So, we may encrypt and store your ID up to 1 year to improve our automated system for detecting fake IDs. We might use trusted service providers to help review your information. Your ID will be stored securely and will not be visible to anyone of Facebook. So guys, kailangan pag magsusumite kayo dito ng valid IDs nyo, siguraduhin nyo pong original po, hindi fake, hindi yung pinagawa nyo lang po. So, ako meron naman akong mapapakita dito na meron ako dito ang PhilHealth ID, may UMID. Mas maigi kung meron kayong driver's license. At least 2 to 3 IDs para madaling ma-retrieve ni Facebook ang inyong mga Facebook account na na-disable. So, syempre, pag natapos nyo na yan, choose your files ng inyong IDs, click nyo na tong send. So, ayun guys. Ayun ang una nating process, paraan para ma-retrieve pa natin ang ating mga na-disabled na account. So next, ito naman yung isang paraan guys. Type nyo naman dyan yung isang way. Ito ang, type nyo dyan yung disabled to eligible. Ayan, kung nakikita nyo, nasa una na siya. Unang-una, pipindutin nyo yan, guys. Ayan, i-click nyo lang yan. Pag na-click nyo na yan, guys, enter nyo yung full name na na-disable na Facebook account nyo. Dyan. And syempre, yung date of birth na naka-register. So, akin kasi, alam ko, 1993, nakapindot ko dun, 1993, dapat October, ano yun. So, ayan, guys, click nyo lang yan. Tapos, yung additional info, dito nyo na ipapasok yung... So, meron ako ditong na-save. Teka lang guys, ipopost lang natin. Ipipaste ko na lang dito para makahelp din. Pwede nyo i-copy para may idea kayo. Para isesend nyo na lang. So, ayan na nga guys. Dito sa additional info, ito yung inilagay ko guys. Pwede nyo itong i-copy. Ayan, nilagay ko dito. Dear Facebook, my Facebook account was disabled and kindly review it since this is my main account. I am looking forward for your approval and review regarding my Facebook account. Thank you. Then, ilagay nyo dyan yung full name nyo, guys. And then, yung email address na nakalink sa inyong Facebook account and yung contact details. So, ayun, guys.
pwede nyo din ilagay uli dito yung email address na nakalink and then click nyo na yung send. So, sana guys, to make sure lang na makuha nyo yung kompletong detalye ng pagkakasunod-sunod para ma-retrieve natin ang ating mga Facebook account na na-disable. Kailangan nyo lang pong panoorin ang aking video na huwag nyo pong i-skip kasi po kapag nakaligtaan nyo itong isang paraan din, yung pagkakasunod-sunod, mahirapan po tayo. At para malaman nyo na rin po yung mga kailangan dapat nyo gawin para ma-retrieve nyo yung Facebook account nyo na disable. So guys, sana nakatulong ang video na to. Kung gusto nyo po yung mga ganitong content, i-click nyo na po ang subscribe button para updated po kayo sa mga ganitong video. So sana nakatulong ang video na to. Huwag nyo po kalilimutan na mag-subscribe. Thank you guys. God bless.